Tama yon. Daily ang recording ng mga business transaction in chronological order. Ayan o. Yan. Yan. Hanapin natin. Such books, ayan, where all daily, ayan, daily transactions, whether cash or otherwise. So, correction lang, kasi ang pinakita dito ni Madam sa video, ni Revenue Officer sa video, ay puro cash transaction lang. Pero hindi naman lahat ng business transaction ay cash. Meron tayong tinatawag na business transactions na non-cash. So, yung mga non-cash transactions natin, like depreciation ng mga property, plant, and equipment natin having more than 1 year useful life. Ano pa? Amortization ng mga intangible assets, franchise, patent, trademark. Ano pa? Tapos are recorded in their chronological order. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya pag wala ang transaction ng 2, hindi mo kailangan i-record ng 2 yun. Pwede ka na mag-jump ng 3. So, 1, 3. Okay? So, I respectfully disagree dito sa sinabi ni Revenue Officer ng RDO number 3, La Union. Kailangan daw ma-record within 24 hours. That is very wrong. Okay? So, ang pinagbabasihan niya siguro kung bakit kailangan i-record yan ng 24 hours ay yung Section 7 ng ating bookkeeping regulation. Ito, records of receipts and disbursement. Sinabi niya dito, ayun o, all entries therein shall be made not later than 5 o'clock in the afternoon of the day following the date the transaction were affected. Tama siya kung ito yung pagbabasihan. Kaya lang, hindi naman ito yung tamang legal basis. Basahin natin. All persons subject to any internal revenue tax on their occupation, pursuit, or calling of whatever nature or on their income, such as professionals, farmers, property owners, etc., shall unless they provide themselves with a journal and a ledger or their equivalents, keep a record of their receipts and disbursements. So ito yung pinakita niya na cash receipts and disbursements. Hindi lang ito ang books of accounts ng taxpayer. Meron dito yung tinatawag na non-cash transaction at nire-record natin yung sa general journal. Aside from daily recording of transaction, meron tayong summary ng transaction na inilalagay natin sa ledger. Mamaya, papanorin natin yon. So, hindi applicable tong records of receipts and disbursements only. Ang applicable sa atin yung unless they provide themselves with the journal and the ledger or their equivalents. Yung sinasabing equivalents dito, example, journal. Mahirap mag-record dito ng lahat ng transaction. Okay? Kahit CPA ka, kahit accountant ka, kahit praktisado ka ng accountant, mahirap mag-record ng lahat ng transactions dito using isang journal lang. So, ang ginagawa natin, nag-i-equivalence tayo. So, nire-record natin lahat ng cash receipts na pumasok sa cash receipts journal. And nire-record naman natin lahat ng cash disbursements na lumabas sa cash disbursements journal. So, yung mga perang, mga transactions na walang kinalaman sa pera or non-cash transactions, dito natin siya ilalagay sa general journal. So, itong cash disbursements and cash receipts journal, ang tawag dito ay equivalence. So, nandito tayo sa journal, ledger, and their equivalence because the records of receipts and disbursement are no longer applicable sa taxpayers. Nire-require tayo gumamit ng ledger tsaka ng general journal because merong mga transactions affecting the business which do not involve cash. Depreciation. Malaking bagay yun, lalo na kung nagpaparenta kayo. Okay? Amortization. Wala namang cash involved yun, di ba? So, we need to record that. Example pa. Purchases of the equipment or machinery. Pero, wala ka namang binayarang cash, lahat utang. Saan mo i-re-record yun? Sa cash disbursement? No! Wala namang cash disbursement dun eh. I-re-record mo siya sa general journal. Because wala naman cash na involved dito. Dito mo siya i-re-record sa general journal. Okay? So, yan. Tapos, all entries therein shall be made not later than 5 o'clock. Mali na po yan. So, this one, not later than 5 o'clock in the afternoon, applicable lang siya sa records of receipts and disbursement.
And again, not only CRJ and CDJ or cash disbursement journal or cash receipts journal ang ginagamit. Gumagamit din po tayo ng general ledger tsaka ng general journal. Okay? So, hindi po applicable yung section 7. Ang applicable po ay section 8. Ito yung section 8. Ayun o. All entries in the books of accounts and other accounting records must be kept up to date in ink or indelible pencil. Kaya po, pwede po gumamit ng kahit anong kulay ng ballpen basta hindi nabubura. Okay? Bawal po gumamit ng lapis na nabubura. Okay? In a neat, ibig sabihin malinis. Sa sobrang linis, walang record yung ating books of accounts. And legible manner. And the figures entered in all columns shall be totaled within 24 hours. So, iting legal basis bakit tayo nagtotal. Tama naman si Miss Revenue Officer doon. From and after the close of each calendar month and the total posted at the foot of the respective columns. Tama siya doon sa sinabi niya na total siya sa foot ng respective column. And all transactions, the time of posting, pag sinabi posting sa general ledger yun, or entry of which is not specifically provided for in this regulation, shall be recorded within 7 days from the date of transaction were effected. So, the legal basis, the correct deadline for recording of our business transactions in our books of accounts is 7 days from the date of transactions were effected. Not 5 o'clock the following day. Not 24 hours. It is 7 days under Section 8 ng Bookkeeping Regulation. Section 7 is not applicable in this case because hindi lang CRJ o cash receipts and cash disbursement ang ginagamit, kundi journal and ledger or their equivalents. Okay? Paano yun, sir? Sinabi sa amin ng revenue officer na tax map sa amin, may penalty na kami kasi late, hindi updated yung books of accounts namin kasi yung last 2 days, last 3 days, hindi pa namin nare-record ngayon. May penalty ba kami? Wala. Wala kayong violation. Kasi ang sinabi naman dito ay 7 days. Bibilang ka ng 7 days. Count ka ngayon. Tapos bibilang ka ng 7 days the following day na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay?